Padaca, who is also a very good friend of Jesse Robredo. Good morning, Governor Padaca. Good morning, Karen. Ma'am, nagulat po ba kayo dito sa, kumbaga, how the nation responded to the loss of someone like Jesse Robredo? Somehow may idea na kami, Karen, kasi bago pa man kami nagkasama-sama sa kaya natin ni na Sec Jesse, ni na Among Gov, ay alam namin that very busy siya halimbawa sa sinerhiya, yung para sa to raise the quality of pupils and students in Naga or in other parts of the country even. I also learned that he is one of the members or supporters of Tanggol Kalikasan, which is an environment group. So kahit papaano po, meron na kaming idea na maraming nagagawa si Secretary Jesse, pero hindi ganitong extent, ganito pala kalawak yung kanyang naabot sa ating bansa. Alam mo, Grace, nung si Secretary Jesse ay nabubuhay, he was very low-key, hindi naman siya kumbaga na nalalagay sa headlines ng mga dyaryo. Palagay mo, anong pumasok sa isipan ng tao at ganito ka-emosyonal ang taong bayan? Siguro, Karen, yung ano, yung bang parang, yung mismong katahimikan niya na yon, na ang galing-galing pala niyang tao, ang husay-husay pala at ang tinutino niya, yun na siguro din ang ano, nakapagpukaw sa kanilang attention, yung hindi siya mayabang, hindi siya nakakatakot, parang napakagandang huwaran o halimbawa na kahit gaano kaka-accomplished bilang isang tao ay kaya mong gawin yan. Perhaps a lot of our Filipino people can identify with him because most of us are simple people anyway. We were not born rich or powerful. So he is someone we can identify with. Mm-mm. At hindi lang yun, no? Ang narinig ko nga, Grace, gusto ko tanungin ito sa'yo dahil nakatrabaho mo na siya. He had zero tolerance for corruption or any kind of business that was taking advantage of anyone in Naga. Yes, and he had a system to fight it. Hindi lang yung ayaw niya, kundi ginagawa niya ng paraan. I was talking with, I think it was with Secretary Almendras early this week. The fact that he's an engineer who is good at fixing things or creating solutions to problems, making things easier, siguro yun yung isang nakakontribute din sa kanya eh. Nung una daw dito sa Naga, puro abogado yung kanyang kalaban, tapos parang nilalait daw siya, anong magagawa ng nagtitinda lang ng ice cream because he was with an ice cream company before he ran for mayor. Pero looking back, yung pagiging engineer niya at saka dinagdagan pa ng kanyang tamang values at yung determination niya to do things well, ang lagi po niyang sinasabi, hindi sapat na ikaw ay matino, dapat mahusay ka rin. Mm-hmm. Hindi sapat na mahusay ka, dapat ay matino ka rin. Mm-hmm. Ma'am, can you share some personal experiences you've had with Secretary Jesse? Just how close were you? Were you workmates or were you personal friends as well? Actually, Karen, merong nagtataka sa amin si Harvey Ke, yung lead convener namin sa kaya natin. Dahil sabi niya, ba't kayong dalawa ni Secretary Jesse, nagkakahiyaan kayo? Pag may gustong sabihin si Sec Jesse sa akin, sa iyo, pinapadaan niya sa akin, ganun ka din. Pakipot pa kayo sa isa't isa, sabi sa amin ni Harvey. Dahil siguro I will never know anymore the reason of Sec Jesse why it's that way. Pero ako siguro ang dahilan ko, parang kahit lagi kami nagkikita, lagi kaming nagkakausap, nandun pa rin yung pagtingala ko kasi sa kanya eh. It's true that when we organized or founded kaya natin, Among Ed Panlilio and I were governors who had mayors under us.
I had 35 mayors under me, pero si Sec Jesse was mayor of one city. Yeah. Pero tinitingala namin siya because lahat ng mga na-accomplish niya na and yung longevity niya, Karen, he was 18 years in power and na-maintain niya yung pagiging simple niya at ano, yung hindi siya nilamon nga ng sistema. Mm-mm. Siya ang umayo sa sistema. Yeah, but what's very challenging to someone like Jesse Robredo and to yourself as well is in the system of politics is ikaw na nga yung matino, ikaw na nga yung ayaw magnakaw, ikaw pang tinitira at kinakasuhan. Totoo nga, Karen. Alam niyo po, noong isang gabi, meron pa ulit po kaming misa para kay Secretary Jesse. At ang napakaganda doon ay ipinalabas po sa amin sa kaya natin ang isang buong speech ni Secretary Robredo sa harap ng ilang mga mayors in one of our kaya natin programs. At ang nakalagay po doon, kwinento niya na meron na daw pong 71 kaso laban sa kanya. Oh ganun, my gosh. Na parang na-relieve naman ako doon. Oo. Dahil ako'y may isa yata, isa, pero may warrant of arrest naman. Oo. Basta that's one of the clearest things I remember about him and about how Kaya Natin was founded. Because the very first time the three of us met with Governor Panlilio, ako yung unang nag-express sa kanilang dalawa. Bakit ganon? Sabi ko, kung sino pa yung stricto, kung sino pa yung sumusunod sa lahat ng proseso, siya pang dinedemanda, yun ang tanong ko. Eh sabi ni Among, ako din naman eh, meron din naman eh. Mm-hmm. Tapos sumingit si Sec Jesse, wala kayo sa akin, meron akong ganito. Noon yata, 30. Mm-hmm. Naging inspirasyon yun, Karen, that as long as you know that you have done things right, and as long as also that you are aware that we have a system that has to be corrected, the judicial processes, the level of the prosecution, basta merong bagay na hindi tama sa sistema natin, nakakagaan ng loob yun at nakaka-challenge din na tumulong tayo na na ayusin yon. Kaya siguro kahit papano, nagkaroon din ng ganoong role ang kaya natin noong impeachment. What, tell me Grace, among Jesse's qualities, anong nakita mo na talagang kailangan natin in public service? Can you enumerate some of those qualities and instances na nakita nyo kay Secretary Jesse na ipinakita niya ang mga kalidad na ito? Siguro ako, Karen, ang isasagot ko sa iyo, something personal, because ako noon nung lumalaban ako sa mga bagay na mali sa aming probinsya, na hanggang ngayon din naman ay ginagawa ko yon, it's because I hate or I ayoko na may nalalamangan. Uh-oh. Ayoko na kung sino pa yung gumagawa ng masama, sila pa ang bida. Uh-oh. Pero with Secretary Jesse, hindi sapat yung emotions, hindi sapat yung galit. Kailangang may sistema ka para gawin ito. That there is a science in good governance, in other words. That there is a system. That's why he always says that hindi sapat na matino ka lang, na honest ka, lumaki kang matapat at malinis. Dapat ay merong sistema na nakapaikot sa'yo na i-enhance, i-susuportahan yung ganoong pagkatao mo. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ang mga matino ay magiging matino, baka matempt. A lot of our government officials who started out well, who were idealistic, turned out to be not good later. Mm-hmm. It's because hindi na sila nabantayan ng sistema. Mm-hmm. So you number one, you had mentioned other na talagang nasa tamang lugar ang puso ni Secretary Robredo. He clearly had a system to correct things. Palagay mo, anong naging sikreto niya sa Naga na hindi nagawa sa ibang mga probinsya? Maging sa probinsya mo, Governor Grace, it was such a challenge for you to actually eradicate certain things like wetting, syndicates, yung mga kinagawian noon. Paano nagawa yun ni Secretary Robredo Grace? Okay, I think unang-una pa man siniguro niya na ang kanyang team
from mayor to vice mayor to city council of Naga ay magkakasama. That's one of the most amazing things that he was able to do for Naga, to have always a straight winning ticket in elections. Ang sabi nga niya, eh, yung iba ayaw nila yon, baka wala ng check and balance. But ang ginawa ko, sabi niya, ay siniguro ko na yung kukunin ko dito sa team na ilalaban ko ng husto para buong manalo ay yung talaga namang mga matino. Siguro, ano na yun, nasa loob na ni Secretary Jesse na hindi siya magbleblend naman sa mga hindi matino o yung mga nang uuto lang. So, malaking bagay, sabi niya, na yung team na makasama mo ay talagang pareho kayo ng direksyon. So sana maunawaan yun ng ating sambayanan na ang pagboto sa isang administration, halimbawa sa bayan, sa Kapitolyo, or kahit siguro sa Senado, para maisulong ang tama ng hindi na momulitika, siguro ay bumoto ng alam nating kasing linis o tino ng pagkatao ng leader na gusto natin. Ay parang ang hirap nito kasi kung botohan na kasi vote buying na ang rule at saka terrorism. Pero sana itong nangyari kay Secretary Jesse ay maging template na pwede nating gamitin, experience o proof na pwede nating panghawakan na magiging mas mabuti ang bayan kung mabuting tao ang ating pipiliing mamuno sa atin. Totoo yan. Maganda yan, ha? Mas magiging mabuti ang bayan kung mabuting tao ang namumuno sa atin. Diba? Maganda po yun. Sinusulat ko yung sinabi niyo. Grace, have you spoken with Attorney Lenny and Jesse's kids? Wala pa, Karen. Naswertehan lang namin na noong memorial services ng kaya natin for Sec. Jesse, ay napadaan sila sa harap namin. So, hug na lang muna. Kaya nga bitin-nabitin kami noon. Nakala namin after the memorial services ay makakausap pa namin siya. Tapos malalapitan pa namin yung coffin ni Sec. Jesse. Pero dahil sa dami ng tao, hindi na namin nagawa yon. Pero siguro, marami pang pagkakataon. Lalong-lalo na pagtatapos na ang lahat ng ito, let's pray. And let's continue to give messages to the girls of Secretary Jesse, si Lenny at yung kanilang three daughters. What's amazing, Grace, is clearly Secretary Jesse Robredo knew what was important in life. And kahit po he had all these advocacies, no? Kasama niyo siya sa unang-una, nagsinerhiya siya, tas kaya natin. He had time for his family. Kumbaga, nagulat ang lahat na he was that committed to his family. He was such a doting and loving father. Did you know this? When you were working together 30 times a day pala niya i-text ang misis niya. Yes, may idea na kami sa kaya natin dahil ako mismo may angst ako dyan eh. Kasi kaming mga taga-kaya natin, pumupunta kami sa kanya-kanyang probinsya. Pumunta kami kay Among, pumunta kami sa Naga, and sa iba pang mga lugar. Nung time ko na sa Isabela, nung 2009, nandun si Among, nandun si Mayor Sonia. Sabi ko, nasan si Mayor Jesse? Eh, tumawag eh, kasi exam daw nung anak niya bukas, kailangan niyang tutoran, ganyan. Wow! So ako yung nakaranas noon, pero okay lang, naiintindihan namin. At saka alam mo, Karen, hindi lang pala karaniwang tutor. Sino ba yung narinig ko nagsabi kahapon na ipapaprint niya yung mga questionnaire, tapos yun ang pangpa-practice niya sa anak niya. Parang ganun yata ang pagkakakwento, na talagang systematic ulit. Tsaka ang nagulat nga ang marami, Grace, is dapat daw Sabado na sa Naga siya talaga. Pag sobrang late na natapos ang trabaho, magbubus from Manila to Naga kahit DILG secretary na siya. Oo nga, yun ang talagang napaka amazing sa kanya. Alam mo po, kanina kasi may konti akong idea doon. Dahil kanina po sa bus papunta dito, katabi ko si Secretary De Lima. At ang sabi po niya na
kung minsan nangyayari yon dahil kung meron kang mga bodyguards, mahal yon pag sa eroplano. Mas mura daw sa bus, sabi nila. Oo. So, matandaan po natin. Tandaan po natin yung sinabi ni Lenny Robredo nung na-interview siya na pinikwento sa kanya ni Sec. Jesse na matitino yung mga kasama niya sa gabinete, na the president chose good people, well, siguro generally speaking. Kaya po, it is good for them to serve the country. Ang pakiusap na lang po siguro ay i-appreciate naman natin sila. Sana it wouldn't take a plane crash to appreciate them. Halimbawa po ako, naririnig ko si Secretary Singson ng DPWH na marami siyang reforms na sineset. Ang natatanda ko pong kwento sa kanya ay nung, di po ba, galing siya sa corporate world. And then minsan daw, noong pupunta siya sa probinsya para dumalaw, may dala-dala siyang baon niya. Parang naka-lunchbox siya. Samantalang yung mga dadatnan niya sa probinsya, dahil secretary siya, dami-daming pagkain, may pabaon pang pagkain, may mga tarpulin na welcome, hindi daw siya sanay doon. Yung mga ganon na parang itong mga mabubuting bagay na they bring into the government, let us maximize this and recognize them. Plus, Karen, meron lang po akong isang sasabihin ha, na kung na-appreciate natin si Secretary Robredo and we are inspired by everything he's done for good governance. Sa lahat po ng mga ama ng tahanan, sana po ay ma-inspire din niya kayo because after all, the family is the basic unit of society. You take care of your family well and then mag-multiply na po yan para mas maganda ang ating lipunan. Ang galingan ni Sec. Jesse, na-inspire niya ang police, ang local government officials, ang mga national officials, pati na rin ang mga ama ng tahanan at ang mga simpleng tao, simpleng Pilipino. Alam mo, what's interesting also is that you are also a Ramon Magsaysay awardee. I'm correct, Grace, no? Yes, okay. Karen. And so is Secretary Jesse Robredo. Now, many people have asked in the course of the last few days, Ramon Magsaysay awardee si Secretary Jesse, pero tila when he was DILG Secretary, ni hindi na-appreciate yon that he was awarded that kind of honor na kumbaga, hirap na hirap siya to even nung una adjust. The police was given to another person sa DILG, hindi sa kanya. There were talks na papalitan siya, but he handled it with such grace and class. Kumbaga, dumaan sa butas ng karayom rin si Jesse Robredo for him to really stay at the DILG. Pero sabi ni Secretary Butch Abad, napaka-humble kahit anong i-assign, tinanggap lang niya. Do you feel this yourself, Grace? Yes. Well, si Secretary, oo, kasi alam mo, Karen, yung sa Ramon Magsaysay Awards, ang laging bukang bibig kasi nila yung greatness of spirit, yeah, na yung kadakilaan, ang kabutihan, hindi naman yun ipipin sa'yo ng ibang tao, eh. Hindi naman ikukwinta sa'yo ng ibang tao, nanggagaling sa loob mo yun, eh. So, si Secretary Robredo, kahit anong iba to sa kanya, ay makakayanan niya because he has greatness of spirit. And look, when those things were happening to him, ay ibang tao ang nagsalita para sa kanya. Bago ko nga lang napanood yung isang interview pala noon niya na may mga nag-a-advise daw sa kanya to get a PR agency para ma-manage yung image niya noong siya ay naaano sa DILG. Pero sabi niya, ba't ko gagawin yun? Ba't ako magbabayad ng PR agency para pagandahin yung ano ko sa tao? Other people spoke for him, sina Ma'am Nene Guevara, sina Prof. Monsod, kami sa kaya natin. And in all fairness to the president, he was very sensitive dito. Siguro, dala na lang yun ng mga adjustments that had to be done noong mga unang panahon ng Noynoy administration, unang buwan. Pero matagal na po yun, na matagal na kasi kami naman, naobserbahan namin sa kaya natin na talagang nasa inner circles naman ng Pangulo si Sec. Jesse. So, sabi nga ni... na-appreciate na siya and I don't think that it... Sabi nga ni Secretary Butch Abad kahapon, his relationship with President Aquino bloomed over time kasi bumilib daw si Pangulo na kahit anong i-assign niya,
kay Secretary Jessie, kahit ano, go after the illegal loggers, go do this, do that. Si Secretary Jessie lang daw, yes sir. Puro lang daw ganun. Tapos talaga nagde-deliver ng report. Mm-hmm. Totoo yan. May kausap po akong mga local officials from Agusan and Surigao noong isang gabi. At ang sabi po nila, kahit madaling araw na magre-respond si Secretary Jessie. It will take him time, of course, that's understandable, but he always does. Anong gagawin natin? Anong suggestion mo? Sabi nga nila, tiwala kami na magbigay sa kanya ng information because we know that he will act on it, sabi po nila. Mm-hmm. All right, Grace. This state funeral, I mean, of course, the country has lost a truly great, humble public servant, someone we need in today's times. Ang maganda kasi kay Secretary Robredo, ang tama-tama, ang mali-mali, parang malinaw sa kanya kung ano yun eh. It's not like many people today na they justify what is wrong. Kanya ang ito tama, ito mali, hindi siya nagbabago. Do you think the nation will remember this? Because sometimes we forget our lessons as a country. Yun yung masaklap. I think that the nation will remember this, Karen, and we are blessed, we are fortunate that it was during our time that we were given this visual aid, kumbaga, this peg. Merong mukha ang good governance. Kasi ang yun ang problema namin sa kaya natin. Mm-hmm. Boring na i-explain ang good governance, lalo na kung ang kapaligiran ay puro kakurakutan naman. Mm-hmm. Good governance is not a sexy topic, they say. But with Secretary Robredo, parang inano niyan, in-embody niya yung mabuting pamamahala. Na parang ang ibig lang naman pong sabihin yon, magiging mabuti ang ating gobyerno kung ito ay bubuuin ng mga mabuting tao. Mm-hmm. At kahit isang taong mahusay at matino na ilagay mo dyan, ang dami niya ng magagawa. Lagi ko pong ginagamit na example, yung mga natipid ng DILG sa mga kontrata sa fire trucks, sa baril, sa mga PNP station. Imagine, isang Jessie lang siya, but ang natipid niya sa gobyerno ay millions. Paano kung ma-multiply pa yun ng Jessie? Di ang daming pera natin, mga tao, na nagagamitin para sa ating kalusugan, para sa presyo ng mga produkto ng mga magsasaka, yung mapupunta sa ating lahat, maikakalat sa ating lahat, at hindi mapupunta sa bulsa ng iilang tao. All right. Well, Grace, we want to thank you for coming on live on Headstart this morning. We know that you've lost a good friend, and we do hope that you continue your good work, Grace, in Kaya Natin. Thank you, Karen. Thank you very much. All right. We'll take a quick break, Philippines. When we return, we'll be talking next with Vice Mayor Gabby Bordado. That's live from Naga City. You're watching Head Start with me, Karen Davila. Today, the state funeral for Jessie Robredo. We lay him to rest.